Autobus fanatics, Daniel Padilla, is it true na pinagbabato ng bote sa naganap na concert sa Davao del Norte? Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ka po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, pinasaya ni Daniel ang mga Dabawenyo sa gitna ng maulang panahon. Kasama si Daniel sa mga guests sa pagkakaisa concert sa Davao del Norte nitong June 7. Dinagsa naman ang mga solid supporters ni Daniel ang Davao del Norte Sports and Tourism Complex para suportahan siya. Ilang video na rin ni Daniel ang pinost sa social media ng mga nagmamahal sa kanyang fans at narito ang say nila. It's amazing to see that no matter how rough the roads were, for us, it didn't break the support and love for our Daniel. Indeed, it becomes stronger, truer, and happier. Let's all enjoy the night. Grabe po yung solid ni Daniel John. Nakaka-proud kayo. Huhu, salamat sa effort niyong lahat. Ingat and enjoy. Ang saya-saya, grabe, nakaka-proud ka, DJ. So, iyan po yung ilan sa mga positibong komento at positibong reaksyon ng ilang mga netizen. Although talagang inulan po talaga yung kanya pong concert, pero hindi po yun ang naging hadlang para ipagpatuloy ni Daniel yung kanyang hangarin na magpasaya dito po sa Davao. And of course, syempre, marami pong mga Dabawenyos at sinasabing marami rin mga taga-Maynila ang umuwi ng Davao para lang po masaksihan yung pong kanyang concert dito sa Davao. It only means na kahit ano pa man ang nangyari sa kanilang dalawa ni Catherine Bernardo, still nananatili pa rin talagang marami pa rin nagmamahal kay Daniel. Kasi kumbaga parang hindi naman po porkit nagkaganon yung kanilang relationship, eh pwede na po nating husgahan yung buong pagkatao ni Daniel. Kailangan po bigyan din natin siya ng chance. Maaring dun sa part na yon, eh hindi po naging maganda yung naging ending. Pero sa pagkatao niya naman, masasabi natin na hindi naman ganon ka-rude, hindi naman masamang tao si Daniel. At the same time, eh talagang marami pa rin naman talaga nagmamahal at nagpapasaya sa isang Daniel Padilla. Pero alam niyo po ba na sa gitna ng lahat ng kasiyahang ito ay di pa rin maiiwasan na may mga kaguluhan at talagang meron pong isang taong hindi malilimutan talagang isang Daniel. At dito ko lang, sabi ko nga sa mga recent vlog ko, parang hindi ko makitaan ng remorse si Daniel sa mga nangyari sa kanila ni Catherine. Pero this time, eto na, panoorin mo to. Namang nobya ngayong gabi. Sana all. Habang pinapanood ko to, maaaring sa mga pagkakataong ito naalala ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo. Kasi sa mga ganitong pagkakataon, hindi po talaga pwedeng hindi mawala or hindi niya mabanggit si Catherine. Pero dahil siguro sa at the back of his mind na hindi niya talaga pwedeng banggitin dahil nga magkakaroon na naman ng magte-trending na naman ito, parang pinigilan niya yung sarili niya. At nakita ko yung sa mga litanya niya talaga na talagang may remorse at may pagsisising nagaganap kay Daniel Padilla. Pero despite of all those things, isa rin sa mga hindi inaasahang pangyayari sa concert, panoorin na. Do you feel it now? Dinamakato ng bote dyan, tigilan mo yan. Nakikita ako na. Sa kalagitnaan nga ng concert ay may sinaway itong si Mr. Daniel Padilla dahil nakita niya doon sa stage, no, nakita niya on stage na meron pong mga tao doon na namamato ng bote. So medyo sinaway niya yon, pero in a right manner. Kumbaga parang kinall out niya lang yung attention ng ilang mga manonood doon at talagang masasabi mo na napakaganda ng gesture na ginawa niya. So all in all,
eh talagang ito po'y isa sa mga ginagawa ngayon ni Daniel Padilla sa kanya ring moving era, 'di ba? Kumbaga parang moving on era dahil syempre malaki na rin talaga yung pagsisising na ganap na nawala sa kanyang isang Catherine Bernardo, pero dahil sabi nga ng kasabihan, kung talagang mahal mo ang isang tao, palalayain mo siya. At ang panalangin na lang ng lahat ng mga Katniel fans, lahat ng mga Daniel supporters, sa makahanap din si Daniel Padilla ng tao talaga magpapasaya sa kanya. At hindi man ngayon, dumating sana yung pagkakataon na makita pa rin natin sila together na in good terms, magkaibigan, hindi man sila magkarelasyon. Dahil syempre nakikita na rin naman natin na maganda na rin ang takbo ng relationship ni Alden at ni Catherine Bernardo. So, at nakita natin na talagang Miss Catherine was really glowing. At makikita natin yung dating ngiti na nawala pagkatapos po ng napakatinding pagsubok sa kanyang past relationship. So let's be happy for them, let's support them all the way. Kung paano nyo po sinusuportahan dati yung Katniel, supportahan nyo pa rin po ang Catherine at Daniel na mga projects. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ating mga legit viewers and subscribers. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Leonor Pexon. Nagkita na sa TikTok. Ano kaya yun? Hanapin natin. Sabi naman po ng isa, si Sanya yung kasama niya. Iba po kasi yo, hindi po si Sanya, wala po siyang kasama sa Bangkok, Thailand. Sabi naman po ng isa, si Juliet Soya, my wish for Kat and she will be able to find the right guy and will be soulmate since she's such a nice and girl. And sabi pa po ng isa pong user, may sarili silang endorsement kaya sila hindi pwedeng magkasama. And then sabi ni si Sir Mok, yay, 2 times mo nang binasa comment ko and I'm a subscriber of yours kasi fair ka mag-comment. Thank you for reading my comments. God bless you too. Thank you din po. Palagian po ninyong pagbibigay ng inyong komento, panonood at pagsuporta sa ating channel as well as sa pagmamahal na binibigay niyo po kay Catherine, kay Daniel Padilla, maging kay Alden Richards. Maraming salamat po. Ang tanging hangad lang naman natin dito is kailangan naging neutral tayo sa lahat. Huwag tayong porkit ganun yung nangyari eh, huhusga na natin yung tao base dun sa mga naganap, diba? So, kailangan alamin din natin yung pinakapunot dulo ng lahat para hindi tayo maging judgmental, diba? Sabi pa ng isa, hindi naman magsisinungaling si Alden, sana nga sabay sila kaso nauna si Miss Kat, correct? Sabi naman po ni Eddie na manatibidad, tagpi-tagpim picture iba-ibang occasion. Sa unang komento po, sinabi niya dito na opo, totoo pong nagpunta sila ng Bangkok, Thailand, pero hindi sila magkasabay kasi hindi naman po sila pumunta doon for vacation, but meron silang ini-endorse ng produkto na hindi, syempre hindi papayag ang producers or endorsement or endorser o yung may-ari ng product na meron ka, pupunta ka doon na plus one kasi panibagong gastos yun. Not unless na talagang manggagaling mismo sa sarili mong bulsa, diba? Pero yun nga, dahil syempre hiwalay naman po yung karir nila at saka po yung kanilang relationship. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!